mga turistas, ngayong June 8, 2024, I am celebrating 26 years of God's faithfulness sa pagtatrabaho ko sa CBN Asia. Congratulations, Sir Abs. Thank you so much. Sir, ano naman masasabi niyo sa 26 years niyo sa CBN Asia? Well, sa 26 years ko sa CBN Asia, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nakaabot ako ng 26 years. Salamat sa Panginoon dahil in spite of all things and trials, ay nakaabot ako nito sa 2024. Alam nyo, ang dami rin ng mga pandemic at mga pagsubok na napagdaanan ako. Pero praise God for sustaining me for 26 years. Praise God. Anong masasabi mo, Edward? Congrats sa 26 years mo sa pagkatrabaho sa CBN Asia. Yung question ko, ano bang natutunan ni Sir Alto sa 26 years na pagkatrabaho sa CBN Asia? Well, ang natutunan ko for 26 years sa CBN Asia, una, i-enjoy mo talaga ang trabaho mo. Umulan, bumagyo, summer, uminit. I-enjoy mo lang. Parang roller coaster ang buhay at pagtatrabaho natin. Pero you know what? So, kapit lang ka talaga, di ba? So, importante rin talaga na bakit ka nga ba nagtatrabaho? Para kanino ka nga ba talaga nagtatrabaho? Kasi important question po yun. Kasi sa araw-araw na pagtatrabaho mo, ma-realize mo na ito ang purpose ko kung bakit ako nagtatrabaho. So, ako nagtatrabaho ko para sa pamilya ko. At the same time, ang sarap ng feeling dahil sa CBN Asia, nakakapasyal kami kung saan-saan. Pero hindi lang pasyal, ha? Pasyal with a purpose dahil nakakatulong kami sa iba. At the same time, maraming mga tao na nakakapanood ng aming show, nabibless at nagbabagong buhay. So, ako rin mismo, hindi rin yung nagpo-produce ng kami ng show namin, kundi kami rin mismo ay binabago rin ng Panginoon, unti-unti. Ano pang question? Sir, question namin, medyo personal. Ayan. Sa 26 years nyo, wala ba kayong naging girlfriend o nagustuhan na babae para sa inyo? Kasi di ba sa tinagal-tagal nyo na sa, ano, sa trabaho nyo, di ba kayo naghanap ng someone? Well, that's a good question, no? For 26 years, nag-try naman ako. Meron akong ano, ilang beses ako nag-try, nag-apply. Pero, hindi naman frustrated murder. Pero ang sagot, we're just friends. Ouch. Medyo ang sakit. Medyo ang sakit na naalalahanin. Pero still, at least sabi nga nila, it is better to fail after trying than failing to try. Nag-try rin naman ako. Pero hindi naman pinalag. So, maghintay na lang kung papalarin, bibigyan ng Panginoon, eh, why not, di ba? Pero kung hindi man, maging single forever, hanapin mo lang ang purpose mo. Kasi ang nagpapasaya sa akin at this time, in love na ilab ako kay Lord. Other question. Amen. Question, ano, Edward. Ikaw naman, Edward, ano masasabi mo? Tungkol dun sa love life ni Sir Alto, bakit mas minipili niya na ngayon na hindi na ulit umibig? Parang that's a good question. No? Hindi naman ako bitter doon sa nakaraan ko. Hindi naman na dahil sa mapait kong kanakaraan ay ayaw ko. Nauna trauma na ako. No? So, hindi pa ako umibig. Wala pa sigurong dumating ulit na may spark. So, kapag meron ulit, why not try and try again? Sabi nga nila ay parang ang pag-ibig daw ay parang kape, parang aroma nito. Ang init nito ay masarap, lalo na kapag bagong luto. So, parang kuminsan, ganyan ang pag-ibig. Ay parang ang sarap-sarap sa simpa, pero kalaunan, nanlalamig na. Lalo na dito sa Tagaytay, di ba? Ang lamig-lamig ng panahon, naghahanap ka ng special someone, ganyan-ganyan. Maraming Christmas, New Year na dumadaan. Pero yun talaga, ang concept ko talaga is, kung meron, meron. Kung wala, wala, di ba? Alam naman, siksik ko sarili ko sa iba na ayaw naman. Hindi naman ako, sardinas. So, yun. Sir, dun sa personal question namin sa'yo, ano naman ang masasabi mo sa mga inspiring na gustong mag-work sa mga field na gusto nila? Ano naman ang masasabi mo sa kanila, sa mga baguhan? Okay. Sa mga baguhan naman na kamang gagawa or nag-a-apply pa lamang ng trabaho, una talaga, bago ka magtrabaho o mag-apply sa trabaho, una, alamin mo talaga ang purpose mo. Alamin mo talaga ang gustong-gusto mo talaga na trabaho. Why? Kasi kapag gusto mo yung trabaho mo, the rest of your life, hindi ka magtatrabaho. Why? Kasi araw-araw, ini-enjoy mo ang trabaho. Yes, may hirap. Yes, may pagod. Yes, may panlalait. Yes, meron nga iba, di ba? May numura pa ng mga employer nila, ng ibang tao nila, lait, ina-underestimate nila. Pero you know what?
kung gusto mo talaga trabaho mo, nagpupursige ka na gawin yun sa araw-araw. Tapos, gawin mong inspirasyon yung Panginoon. Kasi siya lang naman nagbibigay ng lakas sa atin para magpapatuloy sa buhay. Kasi kung inspirasyon mong ibang tao, mapuprustrate at mapuprustrate kang tao, tayo. At the same time, nakakapagod din naman talaga. Pero sa pagpagod natin, pwede tayong pahinga, pero wag na wag tayong susuko. So, apat na trabaho natin ay tulad ng tubig nito. Kuminsan, iniinom natin paunti-unti. Paunti-unti. Tapos, tulad nito tayo, tayo ay parang nasa noon, yung tubig natin una, pag nag-apply tayo, puno tayo ng excitement. Excited na excited tayo, ganyan. Tapos, unti-unti nauubos yung excitement natin. Ganyan, unti-unti nauubos. Tapos, hanggang such time na parang gusto mo nang sumuko. Pero ang gawin mo, ganito. Matay ko dito tubig. Tapos, i-refill mo ulit. At ang pag-refill na yun, ay pag-refill ng lakas sa Panginoon. I-turn over mo ulit ang mga mga kabigatan mo, yung mga pagod mo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba, come to me for those who are heavily laden and I will give you what? Rest. So, ganun din sa buhay natin. When we come to God, He will fill our cup. He will, ang empty cup natin kanina, pero pinupuno ng Panginoon ng tubig, pinupuno ng Panginoon ng excitement. So, ganyan rin sa ating pagtatrabaho. Okay? Just a reminder. Okay? I guess, ganyan lang po ang aking mga natutunan for 26 years. Pero nagpapasalamat po ako sa mga tao, nakatrabaho ko for 26 years sa CBN Asia. Yung iba, kinuha na ni Lord. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil maraming kaming mga memories, mga bonding memories na natutunan sa bawat isa. And life must go on. At the same time, the best is yet to come. Yes. God bless. Raka-raka, igasalamat. Like, follow, and share.